Hello guys, this is King and welcome to Pinoytube. So for this video, meron tayong unboxing ng Redragon Dyaus 2 Gaming Keyboard. So stay tuned guys! Yan, so welcome back guys. So ngayon, bibigyan ko na sa inyo yung pinaka-tour ng box ng Redragon Dyaus 2 Gaming Keyboard. So sa harapan ng box, makikita natin yung picture ng Redragon Keyboard, Redragon logo, tapos yung slogan nila na high speed, high control, high power performance daw. Sa likod naman, yung Redragon logo pa rin, tapos yung keyboard, tapos yung key features ng Dyaus 2 Gaming Keyboard. So, meron daw siyang 12 media keys, switchable backlight color, RGB backlighting, backlighting brightness adjustment, 25 key rollover, Windows key lock, at laser engraved neverware keycap. So, hindi daw nabubura yung mga letters. Tapos, meron siyang seal sa gilid, magkabila ang gilid. So, sa mga magtatanong kung magkano yung price nito, nasa price siya ng 752 800 pesos. Ayan. So, dito naman tayo sa kabilang seal. So, dalawa yung seal niya. Left and right yung seal. So, tanggalin na natin. Buksan na natin, guys. Ayan. So, yung style ng pagbukas ng box niya, guys, is pa-slide. So, sa left side yung binuksan natin. So, lalabasan natin yung item. So, wala na masyadong laman na accessory sa loob kasi budget gaming keyboard to. Ayan. So, habang tinatanggal ko itong plastic ng Redragon, yun, meron na laglag na manual. Meron siyang manual na instruction at merong free na Redragon sticker. So, lagay natin yung Redragon sticker natin dito. Tapos, yung manual, mas maganda rin siguro na basahin natin yung manual kasi yung manual naman niya, iba't ibang languages. May Chinese, may Russian, at may English. Kasi nandito yung instruction kung paano natin ma-operate na maayos yung backlight ng Redragon na keyboard. So, habang tinatagal ko yung plastic, magte-thank you ako dun sa mga subscriber ng Pinoytube. Maraming salamat sa pag-subscribe nyo sa Pinoytube. At kung hindi pa kayo subscriber, click nyo na yung subscribe button dyan. Siyempre, hit nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos ng Pinoytube. Yan, so medyo may pagkakahawig siya dun sa nakarang in-unbox natin na Fantech Fighter 2 K613L. So, parang aluminum din yung pinaka nandito niya sa harap. And, ayan yung mga keycaps niya sa ilalim. Yung mga buttons niya. And, hindi ko matatanggal yung ano, yung keycap kasi wala ako nung pangtanggal. And medyo mabigat kasi yung kamay ko, baka imbis na kick-up lang yung tanggalin ko, matuluyan siya masira. And so, membrane lang to guys, hindi siya mechanical keyboard dahil 799 nga siya. So, budget gaming keyboard lang siya. And medyo mahaba din yung kable niya. Tapos may strap para kung sobrang malapit lang ng computer nyo sa keyboard, medyo ma cable management nyo. And so, kakabit na natin. And so, pagkakabit natin guys, computer, umilaw kaagad yung Redragon Dyaus 2 Gaming Keyboard. So, ito yung pinaka-standard na ilaw niya guys. And nakikita nyo naman, nandito yung manual sa may baba kasi medyo madaming pipindutin para dun sa functions niya. And kaya maganda siya kasi hindi lang mismo yung keys ng keyboard yung umiilaw. Pati yung sa buong sides niya, guys. Umiilaw yung RGB ilaw niya na iba't ibang color din. Sa buong keyboard pala. Hindi lang yung keycaps. Ayan. So, para sa multimedia keys, guys, gagamitin dyan yung F1 hanggang F12. So, pipindutin natin yung function. Tapos, F1, parang open media player. F2, volume down, F3, volume up, F4, mute, F5, stop, F6, back, F7, play and pause, function F8, forward, tapos open email,
home, open my computer, and search box. Yan. So para naman sa supported OS niya, supported niya yung Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, at Windows 10. So para makita nyo guys, yung ganda ng keyboard sa medyo madilim, ipapatay natin yung ilaw and papakita ko sa inyo mga iba't ibang combination ng RGB lighting niya. Yan. So nakikita nyo nga guys, buong keyboard yung umiilaw pati ilalim niya hanggang dito sa itaas pati sa side. So para maiba yung kulay niya, pipindutin natin is yung function delete para neon mode in red, blue, and green color. So function delete. So ayan nga yung nakikita natin. Pag pinindot natin yung function insert, spectrum yon in 7 colors. Ayan na. So magpapalit-palit siya in 7 colors. Yellow, white, tapos parang mint green, parang red, blue, green, violet, tortoise, tapos yung yellow nga, tapos yung white. Ayan. So yan yung mga iba't ibang kulay dun sa function insert. Tapos yung sumunod naman is para ma-disable yung ilaw, para mapatay natin siya, pipindutin lang natin yung function at yung down. Ayan. So patay na kagad. So para buksan ulit, function plus down ulit. Next is function home, static mode in one of the 7 colors. Halimbawa, gusto mo yung theme ng computer mo is red lang, ang pipindutin mo doon is function tsaka home. Yan. Gusto mo, turquoise lang yung ilaw niya. Pipindutin lang natin yan. Tapos, ibang combination naman pag pinindot mo ulit. Halimbawa, gusto mo yellow lang, gusto mo white lang, gusto mo all red lang siya, all blue, all green, all violet, tortoise ulit. Yan. So, yan yung mga pagpipilian na kulay na steady na hindi parang kombinasyon ng apat na kulay. Tapos, next natin is yung function page up, static mode in one of the 3 colors. So, page up. Yan. So, nakikita nyo naman guys, iba't iba. Tapos, medyo mabilis din yung pag-blink niya. Yan, combination. Halimbawa, dito, di ba blue lang sa gilid. Pag pinindot ulit natin siya, pwedeng red lang siya dito. Kombinasyon ng tatlong kulay. Tapos, function up and down arrow keys. So, halimbawa, ginawa natin yung function home. Halimbawa, gusto natin red lang. Pag pinindot natin yung function up, mas malakas yung ilaw. Pag pinindot natin yung function down, mas mahina yung ilaw hanggang sa parang nakapatay na. Ayan. So, number 1, number 2, number 3. So, hanggang tatlong lakas niya hanggang level 3. Pag pinindot natin yung function right keys at left keys, nakadepende naman doon kung gaano kabilis magbi-blink yung ilaw. Halimbawa, function left keys, matagal siya mag-blink. Slow motion, nakikita niya guys. Dahan-dahan yung pagpatay niya, dahan-dahan din yung pagsindi niya. Pag pinindot natin yung function right keys, tinodo natin. Yan, parang mabilis na yung pagpatay sindi ng ilaw. So bubuksan ko na ulit muna yung ilaw guys para makita. Yan, so in terms of ganda and availability and pricing niya, okay para sa akin yung Redragon Dyaus 2 gaming keyboard. So dahil nga medyo bago yung design niya kasi mismong pati sides may ilaw and magagawa ko rin yung gusto kong color combination. Halimbawa, gusto ko pula lang, static lang na pula, magagawa ko yun dito. And kung gusto ko rin ng RGB mode, magagawa ko rin dito na parang rainbow. And di ba na ipakita ko naman na walang ilaw. Malakas naman yung ilaw niya guys. And meron din siyang multimedia keys na karaniwang ginagamit ko. Halimbawa kasi nagtatype ako or nagpapatugtog ako sa Spotify. Pwede ko gamitin yung function na volume down, volume up, mute, tapos yung search, gagamitin lang natin yung function at saka yung F1 to F12 na keys. And para malak naman yung window keys, pipindutin natin yung letter N, letter L,
at yung Windows keys nang sabay. So pipindutin mo nang sabayan, malalaki yung window keys para pag naglalaro ka hindi mo sadyang mapipindot. Tapos para i-unlock yon, same lang yung gagawin mo. Pipindutin mo rin ulit yung N plus L plus window keys, ma-unlock na yon. And in terms naman of tibay, hindi ko masasabi syempre kung gaano katibay ito kasi hindi ko pa nga nagagamit. Kasi unboxing and first impression lang siya. Pero para sa akin, sa design, sa build quality, and yung sa effects niya, sa, para sa price niya, and okay naman siya sa akin. Yan. So sa mga interesadong bumili ng Redragon Dyaus 2 Gaming Keyboard, pwede nyo gamitin dyan yung affiliate ko dyan sa description box para may konting kickback naman ako guys. And dun sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo nga at hit nyo yung bell button dyan. So, if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more Pinoytube videos, don't forget to subscribe. This is King of Pinoytube, signing out. Thanks for watching. Bye!